So ayan na yung sasakyan namin mga katropa. So galing pa tong Liloan, magdidiskarga siya. Magdidiskarga to ng mga karga, tapos ayun, sasakay na kami. Ano siya? Montenegro. Montenegro Lines. Ayan. So bawang Batangas pala to. So dito kami ngayon sa Surigao Port. Surigao Port, Caliloan, Leyte. So ang mahal ng ticket mga katropa, dalawa kami ng partner ko, ang cast ko nasa 1,970. So kulang 2,000 na talaga siya. So all in na yun. Hindi kagaya ng pagpunta namin Santa Clara, kasi yung sinakyan namin medyo mura lang. So share lang mga katropa, yun lang. Peace yo. Few moments later. So, good morning mga katropops. Ito na, nasa barko na kami mga pops. At ayan na nga, unti-unti nang inaangat yung arampahan ng barko. Kasi, babiyahe na ito from Surigao, Lipata Port to Liloan Port mga katropops. Ayan dyan, sobrang slow mo lang talaga yung pag-angat niya nito, kasi yung makina lang naman niya yung nagahila. Kaya sobrang bagal ng pag-akyat. So ito pala mga katropops, ang sinakyan namin is Montenegro Shipping Lines Company. So tulad nga nung nabanggit ko dun sa unang video is kuan siya, kulang 2,000 po yung pinaka pamasahe, kasama na yung motor, kasama na rin yung back ride ko po nun. So medyo maulan-ulan pa nga itong lugar, itong panahon na to. Then ayun na nga, sana nga ay hindi masyadong malakas yung alon, kasi medyo malayo-layo kasi yung Liloan Port. So siya, medyo matagal-tagal pa yung biyahe namin, kaya medyo fast forward natin. So ayan mga katropops, medyo naka-fast forward na po ito. So sa totoong video talaga to is sobrang bagal talaga ng pag-alis nila na yan. Ayan siya. So ayan, tinatanggal pa yung mga tali, mga lubid. So yun yung mga seaman, nakasama sila yung nagtanggal. So ayan siya, unti-unti na siyang umalis dun sa Lipata Port mga katropops. Pero yan, medyo tuloy-tuloy pa rin yung ambon yan. Kasi dyan kasi sa lugar na yan is medyo ulanin talaga. So itong biyahe namin kasi na to mga katropops is 2023. So yan, 2023, January po yan mga katropops. January 9. Oh, yan yung pagbalik namin from Davao to Manila. So, ayan siya. Nasa gitna na kami ng karagatan mga katropops, habang palayo na ng palayo sa isla ng Mindanao. At patawid na kami ng Leyte. Papunta kami ng Leyte. So, almost 3 hours din yung biyahe, kulang 4. So medyo matulin-tulin kasi lumangoy itong barkong ito, kaya medyo hindi siya katulad dun sa Santa Clara na barko na aabutin talaga siya ng 5 hours. Ang oras pala nito is alas 5 na to. Kaya ayun, ginabi kami nakarating sa Liloan Port. Ayan, ang mga karga nito is mga wing van, may bus din, tapos mga truck, din mga motor, tsaka mga kotse. Ayan siya mga katropops. So enjoy din siya kasi for experience, ito first time ko din kasi talaga na bumiyahe ng Manila to Davao, then balikan lang din.
same scenario, kung ano yung ginawa namin nung pagpunta, ganun din yung ginawa namin pabalik. By land, tapos sakay ng barko. So, dalawang beses kami sumakay ng barko nito mga katropaps. Then, by land is Leyte, Tacloban, Cusamar, tapos Alin Samar. Then, pagdating sa Alin Samar, yun, tatawid na naman, papunta ng Matlong. Ayan siya. Yan mga katropaps, medyo malog-alog na yan eh. Ayan, kaya dubli tali yung, ano, yung wingban na yan. Ayan siya. Ayan, ang lakas ng ulat. Ayan, sobrang layo na namin sa kuhan. Isla ng Mindanao. Tapos yun yung mga mangingisda doon. Sumasabay yan. Pupunta yan doon sa likod para... So, ang gamit ko pala ng motor dito mga katokops is Easy Ride 150N, yung kulay red. So, kung nakikita sa previous post ko nung mga nakaraan, yun po yung gamit ko. Ang ginastos ko naman dito is kulang-kulang ng 12,000, kasama na yung pagkain, tulog sa hotel. Tapos yung gasolina. Sa gasolina naman is nag-consume ako ng kulang-kulang 3,000 to 3, mga 3,000 na rin talaga siguro yun sa total ko. Ang dilim ng paligid. Nakakatakot na itong biyahe na ito kasi paggabi na. Tapos medyo masama pa yung buwan niya yung panahon. Kaya tiwala lang, pray lang sa Panginoon. Alam ko naman na hindi tayo pababayaan kung talagang taimtim yung pananalig mo sa kanya. So, ligtas naman kami nakatawid at nakarating sa Manila itong time na ito mga tokops. Ayun yung mga pasahero. Medyo marami rin din yung pasahero. Tapos medyo ayan, inakyat ko yung taas nito. So, ayun ako sa taas mga katropaps. Nasa second deck pa pala ito. Tapos paakyat na ako dito sa taas. So, ang nakagandahan lang kasi sa ganitong barko kasi pwede kang maggala-gala. Dubli ingat lang din kasi medyo madulas. At ayun, nakikita mo yung view. Nang walang ka-view-view, puro dagat. Pag-akyat ko sa taas, ayun, basa pa yung ano. Kasi maampon kasi yung mga katropaps eh. Yan, hanggang dyan ka nga lang. Yan, pwede kang mag-ikot-ikot dito. Yan. Ayan siya mga katropaps. So, itong next video is paggabi ng mga katropaps. Hanggang dito lang muna. Meanwhile. So, at dito na mga katropaps. At dito na kami sa Liguan Board. Ferry. Ang time check dito is mag-aalas 8. Mag-aalas 8 na ng gabi. So, ayan na siya. Dandahan na din yung pagdating namin kasi maraming nakaparking ng mga barko. Ah, sa likod yung unapin. Ito yung barko na ito. So, sa awa ng Diyos, okay naman yung biyahe namin dito. Meron na kami na encounter na medyo mataas ang alon. Pero okay rin naman ang barko nila. Ah, nakaparidahan. Nakaka-iglip ka kasi pwede ka naman umiga sa upuan. Yun nga lang is, di ka talaga makakatulog lalo na pag sobrang taas na ng alon. So yan siya mga katropaps, hanggang dito lang. Sa mga gustong bumiyahe o tumawid papuntang Mindanao o Pabisayas, madali lang naman. So always pray lang muna bago kayo umalis. At ingat lagi. Thank you.